Residente na Navy Reservist pa. Ito ang bagong tungkulin ng ilang ibatan o residente ng Batanes sakaling madamay ang probinsya. Oras na lumala ang sigulot ng China at ang Taiwan. Nasa frontline balitang yan si Gio Robles. Ang nakaka-relax na ganda ng Batanes nalalagay ngayon sa isang tensyonadong sitwasyon. Bilang magkatapat lang ang probinsya at Taiwan, hindi malayong madamay ang Batanes sakaling gyerahin ng China ang Taiwan. Kung sakali, malaking papel ang gagampanan ng Batanes. Ayon kay Batanes Governor Marilu Caico, ito ang magiging pinakamabilis na daanan para mailikas kung kailangan ang mahigit 600 OFW sa Taiwan. Bukod dyan, mahigit 100 ibatan o residente ng Batanes ang ganap ng reservist ng Philippine Navy. Sumailalim sila sa isang buwang malasundalong pagsasanay. Kabilang sa mga reservist ay ang mismong gobernadora ng Batanes. Kailangan din namin talaga yun dahil kami pag may ma-assign dito, iilan lang na Marines, iilan lang na Navy, iilan lang na Coast Guard. Minsan 3, 4, 5, yun ganun lang. Eh, paano kami makakaroon ng security or defense kung ganun lang? Mayroon ding reservist na isang guro at isang housewife. Yung pagiging reservist o pagiging sundalo, hindi ho nasusukat sa laki ng tao, sa talino, o kahit ano pa man yan. Nasusukat po yun sa tibay ng loob, lakas ng loob, at buo ang paniniwala. Buo ng aming loob na kung sakaling may sakaling lulusob sa islang ito, handa kaming ipaglaban ng ano natin at mamatay. Ang hakbang na yan, suportado ng Batanes LGU, lalo't nagkakasagutan na naman ang China at Taiwan. Sa pinakabagong pahayag ng China, giniit nitong hindi sila mangingiming makipagyera para labanan ang kagustuhang humiwalay sa kanila ng Taiwan. Kasabay niyan, gusto rin ng China na maging normal ang military drills nila malapit sa Taiwan. Babala naman ng Taiwan, huwag magtangka ang China na manakop. Bukod dyan, meron ding sariling tensyon ang Pilipinas at China. Kung nitong mga nakaraang araw hinaharas ng China ang mga barko ng Pilipinas sa Ayungin Shoal, ngayon naman, pati sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc, umiinit na rin muli ang tensyon. Mantakin mong 21 oras, hindi tinantana ng barko ng China ang Philippine vessel na BRP Malabrigo. Ayon kay U.S. Maritime Security Expert Ray Powell, March 7 ng habulin, harangan at itinaboy ng 2 barko ng China Coast Guard at 4 na maritime militia vessels ang BRP Malabrigo. So the BRP Malabrigo came into contact with those ships just after midnight on March the 7th. And for several hours going from south to north was pretty intensely harassed in what appeared to be several dangerous maneuvers. Ayon kay Powell, estratehiya ng China na kuyugin ang mga barko ng Pilipinas. Senyales daw ito na wala silang balak bitawan ang mga inuokupan nilang teritoryo sa West Philippine Sea. It appears that all the ships that were there on the 7th are still there. In fact, there may even be one additional that has recently showed up. Matapos makipaghabulan, agad bumalik sa Maynila nitong Biyernes ang BRP Malabrigo. Pero tumanggi mo nang magbigay ng pahayag ang National Security Council at Philippine Coast Guard kaugnay sa insidente. Nagbabalita mula sa frontline, Gio Robles, News 5. Mga kapatid, Ed Linggaw po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.